impormasyon na importante ang nangyari sa iyo habang nandito ka sa pinag-iingatan natin. Maraming salamat po. Para sa akin, isang karangalan na nakatungtong ako dito sa Binibining Pilipinas bilang isang binibining hindi inaasahan. Para sa akin, ang sarap palang mangarap. Ang sarap mangarap. Walang imposible. Isa pong komedyante na laki sa hirap. At ang aking transformasyon ay ang pagbigay ng inspirasyon. Ang Monomisa! Marami na naman ang napapatas ng kilay, kita ba? Sa katatapos na patimpalak sa mga magagandang binibini ng bansa. Ang iba nga kina-question pa ang resulta talaga. Na para ba daw ang resulta ay di ka pa ni paniwala. Ang iba nga napapangiti na parang insulto o ewan talaga. Napapailing at natatawa naman yung iba sa kanila. Dahil resulta ng patimpalak di pasok sa standard nila at di tanggap dahil ang isa sa mga nanalo, mababa ang tingin nila. Di pasok o talagang judgmental lang marahil ang iba at umiiral ang crab mentality ng bawat isa. Dahil ba isang komedyante ang isa sa mga nag-uwi ng corona at sa pag-Ingles na nakakatawa ayon sa iba? Ito na nga bang sinasabi ko noon pa na masyadong ine-enjoy ang kalayaan ng bansa dahil di alintana mga binibitiwang salita na kahit nakakasakit na para bang wala lang sa kanila. Maraming di makapaniwala dahil pumasa siya sa kriteriya at nung nakapasok sa top at paghakot ng mga awards niya. Pinagtatawa ng pa siya dahil sa pag-translate ng question para sa kanya. At big deal din na kahit sa pagsagot, gamit ang sariling wika. Hay nako, Pilipino talaga minsan nakakalito na. Kapwa Pilipino na binababa pa nila. Bakit di na lang maging masaya sa naging achievements niya at maging inspirasyon na walang imposible sa tulad niya? Para na nga bang ang gustong mangyari ng iba na sa isang tulad natin di pwede sumali sa ganyang programa na kailangan lang ng mga Inglesera at Islang magsalita at tapos sa kilalang universidad, tama ba? Parang sinasabi ng mga tulad natin hanggang dito na, huwag nang mangarap makatungtong dyan sa pagrampa. Dahil di tayo Inglesera at nagtapos lang sa probinsya. Tapos isa lang tayong mahirap at sa mayayaman lang ang kaya. Minsan gamitin din ang puso, wag lang ang isip, ika nga. Maging mapanuri at sensitive sa mga ginagawa. Nagiging hadlang na kayo sa pangarap ng mga nasa baba. At parang punto nyo, manatili na lang sa kinilalagyan, ganun ba? Mindset din pag may time anila. Nakakalimutan na ang unang turo sa bahay at eskwela. Mahalin ang kapwa at tulungan natin sila. Huwag maging inggitera sa narating ng iba. Natatawa din ako sa komento ng iba. Sa pag-translate ng tanong, talaga bang nakakatawa? At pagsagot niya ng Tagalog, ano kayang masama? Bakit pahinayan sa patimpalak kung talagang mali, di ba? Ang nais kasi ng iba mag-stay sa anong nakasanayan nila. Yung English ang gagamitin at di yung sariling wika. Yung kayang ipresenta ng taas noo sa mundo ang ating bansa sa paggamit ng wikang iba na ating kinagisnan, ganun ba? Di na natin kailangan pang ipagkandalakan sa ibang bansa. Alam na nila na lahat ng laban, tayo'y di pahuhuli, tama. Sa Inglesan, akademya, pati sa mga nakakatawa. Kaya paggamit ng translator at sariling wika, mamamangha sila. Sabihin nila may bagong pasabog ang ating bansa. Dahil first time natin sa usaping translator at sariling wika. Open-minded sila kaya di yun magiging problema. Nagpapakatotoo lang tayo at iyon ang mahalaga.
At sa tingin ko naman, mas mabuti na yun kaysa nahihirapan ka. Baka mas lalong mababash ka pag English mo yung grammar na pala. Magtagalog na lang kung doon ka kampante at bihasa. Be proud ika nga sa kung sino ka at kung anong kaya. Nakaka-proud nga si Harleen dahil sa kanyang ginawa. Di kailangan magpaka-plastic para lang pumasa. Sa mata ng kapwa kandidata at sa buong sambayanan pa, itinaas ang bandila ng mga nangangarap din na tulad niya. Ang aral walang imposible basta maniwala. Magtiwala sa sariling kakayahan lalo sa Diyos na dakila. Magpakatotoo at huwag isipin ang sasabihin ng iba. Mag-inggit lang sila kaya ipursige anong pangarap na meron ka. Ngayon alam mo na na wala sa pagiging social o geologs pa. Wala sa pagiging mahirap o kahit mayaman ka pa. Wala sa universidad o anumang eskwelahan galing ka pa. Kundi tiwala sa sarili, magpakatuto at tibay ng loob ang kailangan talaga. Magprotesta man kayo, may magagawa pa ba sila? Nanalo na, move on na dahil pinatunayan na niya. Hinangkot nga niya ang maraming awards ko kontra ka pa. Ano pa ang patunay ang nais e nagsalita na ang madla. Aminin na kasi natin na maganda siya at may sariling kumpiyansa. May sariling talino at tibay ng loob, tama ba? Mayroon siyang kaya na di kaya ng iba, aminin na. Sa takot na mapahiya, mabas at makatanggap ng sandamakmak na lait, tama. At sa kanyang sagot, tama naman kung iisipin, tama. Nagbigay inspirasyon ang talagang transformation niya. Dahil sa tulad niyang komedyante na tipong walang pagseseryoso, anila. Nagbigay pag-asa at kislap sa mga nangangarap sumali, tama. Huwag nang bitter, ganyan ang labanan talaga. Kanya-kanyang manok at bet ng bawat isa. Kanya-kanyang tipo din ng mahurado pati ang madla. At expect the unexpected, ipauso para di mabigla. Ano ba ang tamang salita sa paglalarawan ng nagawa niya? Sinira, tinigil, iniba ang pamantayan ng patimpalak, tama. Pamantayang nakasanayan na dapat ganito, ganyan, ayon sa kanila. Pero sa ginawa, nagbukas ng maraming oportunidad at pag-asa, tama. May mga controversial man, si Lord na ang bahala sa kanila. Ang layunin naman ng tula ay magbigay inspirasyon sa iba. Na mangarap lang tayo at huwag mawalan ng pag-asa. Kanya-kanyang oras yan, pasasan ba't swerte mo'y susunod na.